Good morning mga barkada, welcome again dito sa aking YouTube channel, G. Bellino Pam. At ngayon ay nandito tayo sa Jardin del Lulimyuk Park. At ayan, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng jardin na to, ng parke na to. At sa mga bago lang dyan sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. And don't forget to ring the bell at para updated pa kayo sa mga susunod ko pa pong mga videos. At tara na at ikutin natin ang hardin. At ayan nga mga barkada, pagbungad mo pa lang sa park na to, ay sasalubong na sa iyo ang napakagandang mga halaman. At kung ikaw ay nature lover at taga rito ka lang sa Macau, ay subukan mong puntahan itong lugar na to at talagang marirelax ka barkada. At dito ay makikita mo ang iba't ibang klase ng halaman at mga bulaklak. At ayan ang mga nagagandahang mga bonsai, ay mabubusog ang mata mo sa pagtingin talaga sa mga iba't ibang klaseng bonsai na napakaganda talagang tingnan. Lakad pa tayo mga barkada at ikutin natin ang Lulimyuk Park at napakadaming hayan, iba't ibang klase ng mga halaman. Tara, lakad lang tayo mga barkada at ipapakita ko sa inyo ang iba pang mga lugar dito. Maluwang kasi itong park na to at talagang nakaka-relax. Dito kami madalas tumatambay ni Gabriel after ng school or minsan kahit ako lang at may oras pa at matagal pa yung oras bago sunduin ko siya, ay nandito ako at nagre-relax ako sa park na to. Tara at lakad lang tayo mga barkada at nang makita pa natin ang ibang mga magagandang lugar na nandito sa loob ng Jardin de Lulimyuk. Ayan, may mga bamboo at mga magagandang bulaklak. Lakad lang tayo at dito ay makikita natin ang isang mga lugar kung saan napakarami rin mga isda at mga bato na talaga namang nakakamanghang tingnan. Ayan, mga stone na yan. At dito sa tulay na to na dadaanan natin, makikita ninyo ang mga isda na napakalalaki. Halos karamihan sa mga isda ay mga tilapia. Ayan sila. Napakadami talagang isda. Pero hindi talaga natin pwedeng hulihin yan mga barkada. Pwede natin silang pakainin. Dala tayo ng mga tinapay, ganyan. Pakainin natin ng mga isda niyan. Pero hindi natin sila pwedeng kainin at hulihin. Kaya magsawa na lang tayong pagmasdan ang mga isda na yan na talaga namang nakaka-relax. Ako sa bahay, may aquarium din kami. Kaya gusto kong nakakakita ng mga ganyan, ng mga isda. Para bang yung lahat ng negativity pag may aquarium, ang nawawala yung lahat ng stress ko pag nakakita ko ng isda. Kaya yan, nagpupunta kami dyan palagi. Ayan, lakad pa tayo mga barkada, lakad pa. At ayan, papunta na tayo sa gitna ng lugar ng Lulimyuk. Maluwang kasi itong park na to. Maraming nagpupuntahan dito, lalo na pagka Sabado at Linggo. Yung mga iba't ibang lahi, may mga Indonesian, Vietnamese, Nepal, mga Filipino, karamihan. Ayan, kasi dito, pag nagsama-sama pagka Sabado at Linggo, masasaya. Kasi maluwang, tsaka hindi po mararamdaman ang init. Gawa ng maraming puno. At saan, yan ang gustong-gustong part na gusto nung puntahan ni Gab-Gab dahil merong turtle. Yan.
Lakad ulit tayo, mga barkada. Papunta na tayo doon sa gawing dulo ng Lulumiok Park. Ayan, at dadaan tayo ulit dito. Basta may dadaanan tayong tulay at merong mga tubig na ganyan. Ayan, dyan, napakaraming isda. Ayan, palibot kasi ng tubig to. Ayan, yung lugar na yan. At dito, ito yung parang museum nila na maganda rin siya sa loob, kaya lang hindi ko kayo pwedeng ipasok. Gawa ng bawal ang video sa loob na yan. Ito yung pinaka sentro nung Lulumiok, kung saan makikita mo yung buong view niya nung lagoon na yan. Ayan, ayan, napakaluwang na yan. At malalim din yung tubig dyan eh. Puno ng mga halaman at mga isda. Diba? Ang gandang pagmastan. Yung park na to, open to ng ano, ng 7 o'clock. 7 o'clock to 11. Kaya minsan, pag dumadaan ako, pagpapasok ako sa trabaho, nadadaan ako pa rin bukas tong park na to. Kasi karamihan naman, pag sa gabi, ang ginagawa ng mga tao dito, mga nag-exercise sila. Yung mga Chinese kasi na yan, walang oras ang exercise. Kahit gabi, gusto nila nag-exercise. At ayan, yung pababa na doon sa museum. At dadaling ko kayo doon sa may gawing dulo, kung saan mayroong parang tulay na dadaanan, na mayroong mga hindi naman siya water lily eh, pero parang mga malalaking gabi pa yan na magaganda ng mga bulaklak. Ayan, ano bang tawag dyan, mga barkada? Baka naman pwede nyong i-comment dyan sa ating comment section para malaman ko kung anong tawag dyan sa halaman na yan. Ang ganda kasi niya. Tapos yung mga bulaklak niya naglalakihan, at iba't ibang klase yung kulay. Ayan. At pupunta na tayo sa likuran. Kung mapapansin niyo, wala pang ganong tao, gawa ng maga kung dumating dito sa park para makita at maipakita ko sa inyo yung ganda ng lugar. Ayan, iba ng mga matatanda. Diyan sila nag-exercise. Ano kaya ito? Gabi ba ito? Gabi ba itong halaman na to, mga barkada? Sobrang laki kasi nung ano niya, nung dahon. Ito yung tulay. Napakaganda dito mag-picture. At mag-senti-senti. Ayan. Nakita nyo ba yung mga bulaklak? Ayan o. Iba-ibang klase yung bulaklak niya. May puti, may parang purple, may red. Diba? Ang sa ganda ng lugar. Gusto ko talaga ipakita sa inyo yan. At i-share para makita nyo rin yung mga lugar na pinupuntahan ko dito sa Macau. At ayan ako, pa-selfie-selfie lang. At pa-emo-emo. Nagpayong ako kasi natatakot ako umitim dahil maitim na. Ngayon, mga puno na naglalakihan din.
up mga barkada. At hanggang dyan na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin dyan, please subscribe, like, and share para updated kayo sa mga susunod kong mga video. And bye-bye!